Hello sa lahat ng mga kapartners natin dyan. For today's vlog, itutur ko kayo sa aking room dito sa aking company. And so, bali nandito ako sa labas ngayon. Pero naipakita ko naman to before. Pero dun nga, sa mga kapartners natin, hindi pa nakikita yung trabaho ko at saka yung tinitiran ko dito sa Korea. Wow! I feel good. Ayan, ito yung company namin. Tapos yung bahay dun sa may taas, yun yung bahay ng amo ko. Lumipat na kasi ako ng tirahan. Ito mga kapaknurse, pinakita ko na before. Ayan, kung makikita nyo yung container van. Yan yung tinitirhan ko dati. So, pasok tayo. Andun yung amo ko sa taas. Alam nyo mga kapaknurse, yung amo ko, kahit Sunday yan, nag-work pa din sila. Diba? Ganun sila katindi. Ayan, dati na ipakita ko na to mga kapaknurse. Tignan natin, pakita ko sa inyo. Ayan. Ah, ginawa na rin nilang istakan. So, ayan yung tirahan ko dati. Ayan, nistakan na nila. Tapos, dito kami nagsasampay sa likod. Ayan yung sampayan namin. So, ayan yung tirahan ko dati. Ngayon, na hindi na ako nakatira dyan. Tapos, yung CR nyan, dito lang, katabi lang. Wala kasing CR sa loob yun. Yan yung CR. So, pasok tayo sa loob. Ito na yung pinaka-company namin. So, dito. Ito yung mga products. Yan. Household products. Pero yung pinaka-main work namin, yun nga yun sa damit. Nagka-cut kami. Andito may sasakyan pa dito sila sa loob. Yung gawaan namin dun sa kabila. So, ito yung mga products nila. Ayan. Mga ano yan, mga gamit sa bahay, sa mga paglilinis, ganun. May mga dustpan, may mga walis, tapos mga brush, basta marami, mga timba. Yan. Tapos, eto, pala din. Yan, ginagawa din nila yan. Tapos dito. So, wait lang, patayin ko muna yung ilaw. Bali, dito rin sa loob ng first company namin, dito na yung tirahan namin. So, dito yung kitchen namin. Ayan. Sa susunod, papakita ko sa inyo yung loob ng kitchen namin. Tapos, dito, bali dalawang kwarto to. Dito yung kwarto nung kasama ko kasi dalawa lang naman kami dito. Tapos, ayan. Ito yung kwarto ko. Oops! Ayan! Welcome to my kwarto. Pasensya na. Talagang hindi ko pinagandaan. Maliit lang naman siya. Maliit lang tong kwarto. Tsaka wala siyang CR dito sa loob. Yung CR namin, malayo pa dito. So, ayan. Nilagyan ko siya ng kortina dito sa may pintuan. Kasi yung pintuan niya, sliding. Ayan, tapos masyado maliwanag sa labas. So, dito, yung drawer ko na yan. Ang nakalagay dyan, mga panty, mga bra, tapos mga mask sa trabaho. Tapos yung mga, yan, bra, mga baby bra, baby, parang baby pa, no? Tapos dito, yan, medyas, halo-halo na yan. Ayan, yung mga ginagamit ko sa pagmumukha ko na hanggang ngayon, wala pa rin pag-asa na umuti or anong mangyari. Yun, yung setupil ko, wala na, nakataob na, kasi ubos na siya. Tapos ito, yung toner na ginagamit ko, yung moist pool. Toner at saka yung cream niya, yung moist pool. Yun yung gamit ko ngayon. Ayan, ngayon lang ako natutong gumamit ng sunblock. Kasi ngayon, nagkaroon na ng problema yung pagmumukha ko. Kaya natututo na akong gumamit ng sunblock. Tapos yan, may lotion din akong Glutamax, baon ko pa yan. Tapos ito sa buhok, perfect serum. Ang pabango ko mga kapaknurse, apisyonado lang. Tapos, nagbaon din ako ng Ipica scent oil. Mga kapaknurse, kailangan nyo to dito pag pumunta kayo dito sa Korea. Kasi talagang sa unang linggo ninyo, siguradong sasakit yung katawan nyo. Ito, sa kilikili, Glutamax. Ito talaga yung ginagamit ko ilang taon na. Glutamax Plus, tawas. Ayan. Nung pumunta ako dito, talagang nagdala ako ng maraming tawas. Tapos, yung cream. Ito, mga kapaknurse, maganda yung Cetaphil Moisturizing Cream. Kasi dito, di ba, pag winter, problema natin yung kamay natin, yung mga paa natin, nagbibitak-pitak. So, kailangan natin ng moisturizing cream sa kamay at paa. Yun, ganun. Vitamins ko ay Amway. Yan.
Beka naman, M-Way, tsaka ito, vitamin E. Tapos dahil nga sa may problema yung mukha ko, bumili rin ako nito. From dito to sa Korea. Para sa ano ko yan, sa mga pekas ko sa pagmumukha ko. Tapos itong aloe vera. Ayan, minsan ko lang din ginagamit to. Yung mat ko, ayan, nilalagay ko siya minsan kapag pag gusto ko medyo mag-exercise ng bahagya. Ito mga kapaknurs, bigay to ni ano ni paknurs sa akin. Yung upuan na to. Maganda to kasi pag tanghali, pwede siyang pahiga. Ayan, pwede siyang paupo. Ayan, dyan ako nakakapag-relax. Pag tanghali, dyan ako nakaupo. Kasi hindi ako makaupo dun sa, hindi ako makahiga sa kama ko kasi nga, malikabok. Bali, ito yung mga face mask. Marami ako, nag-iipon ako niyan mga kapaknurs kasi gusto kong ipamigay sa inyo yan. Soon! Tapos itong box na to mga kapaknurs, ano to, ang laman niyan ay puro flashcards. Kasi pag minsan, pag sinisipag, yun nagbabasa-basa din. Ayan, may alkansya ako. Ayan. Kasi yung ibang bayad ng OT ko, dyan ko nilalagay sa alkansya ko. Bagay na ayaw din ni Pakner kasi sabi niya, huwag daw mag-ipon ng cash. Kung gusto ko daw mag-ipon, sa bank na lang. Ayan, meron pa ako ditong face mask. Ayan, collagen, iba't ibang ano yan. Comment kayo ha, pag gusto niyo nito, bibigyan ko kayo. Pero, pag naipadala ko pa yung box, may tawas, tapos sabon-sabon, ayan, tapos Eskinol. Ang ginagamit kong toothpaste ay Sensodyne. Ayan, Sensodyne ang ginagamit ko kasi ito yung hiyang sa ngipin ko. So ito naman, yung tatlong box na yan, mga damit ko yan na pang summer. Siyempre, papakita ko sa inyo, wala masyado nakasabit. Siyempre, may bisita ako. Medyo nakakahiya naman kung marami nakasabit dyan. No? So yan yung sampayan ko dito sa loob ng kwarto. Tapos dito naman sa gilid, lagay ng sapatos. Eto, regalo to sa akin ni Pakner. Itong stand na to. So, bali, hindi ko pa siya na-vlog. Pero, maganda to kasi kapag ka gusto mong nakahiga, tapos gusto mo lang manood, maganda siya. Removable kasi itong ano na to, stand na to. Ayan, stand ng cellphone. So, ito yung higaan ko. Ayan. Alam niyo mga kapakners, yung bed ko, ano yan, galing pa yan dun sa company ni Pakner. Napulot lang namin yan. Tapos, nag-hire kami ng sasakyan para madala siya dito. Tapos, nung nandito na siya, nakita yun ang amo ko. Kasi, sabi nila, madumi daw. Kasi daw, pag, yun nga, kasi alam nyo naman mga Koreans, kahit maganda pa, tinatapon na nila. Binalutan lang namin yan ng, ano, ng black ni Pakner na tela. Inorderan ako ni Pakner ng stand ng bed. Ayan, tapos ganyan na siya. Tapos, okay lang to, yung kumot ko, yung mga bedsheet ko, okay lang yan mga kapaknurs. Tapos ito, binili din sa akin ni Pakner. Ayan, kaso bihira ko nang gamitin ngayon kasi alam nyo mga kapaknur, nung bago ako dito sa Korea, laging masakit yung balakang ko, yung likod ko. So, sabi ni Pakner, kailangan ko daw nito. Pagka nagpapahinga ako sa gabi, bago matulog, ilagay ko siya dun sa masakit na parte ng likod ko. Tapos itong cabinet ko, in order din to ni Pakner, lahat na. Oo, kasi nung bago ako, siya laman lahat talaga nag-provide na mga kailangan ko. Ayan, in order lang din namin to sa ano, sa online. Ah, tapos itong curtain, galing din kay Pakner yan, in order din niya. Kaya kulay brown, dahil brown din yung cabinet ko. So, karamihan, okay lang din naman. Yung mga sapatos ko, bihira dyan yung bago. Yan, halos puro ukay-ukay. Tapos yung ito, binili lang din namin sa Daiso, itong lagay ng sapatos. Kasi mga kapaknurs, bihira naman kami bumibili ni Pakner ng ano, ng brand new. Kasi nga, sa totoo lang, mahal din naman kasi dito yung mga bilihin. So, sana mga kapaknurs, na-enjoy nyo yung vlog kong ito. Thank you so much dahil parati kayo nandyan, nanonood kayo sa mga vlog namin, sa mga kakulitan namin ni Pakner. Bago ko tapusin ang video ito, ay nais ko pong i-shout out si Ivan Megan, Donor Lomoxo, and Janine Somera. Ayan, meron po silang YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa kanilang channel. Ayan, sa mga gusto pong magpa-shoutout, mag-comment po kayo sa aming latest video. Maraming maraming salamat mga kapaknurs. Kahit sa amang lugar, bansa tayo naroroon, palagi po tayo mag-iingat.